Good morning guys, dito pa tayo. Tayo pa naghuhugas ng plato. Ano yan, nasa pandemya pa tayo ng COVID-19. So always gawain ng bahay muna tayo guys. So, alam mo masama sa lalaki naghuhugas ng plato. So, sa mga lalaki dyan, mga tatay, mga anak, gusto tumulong sa magandang bahay, tulungan po natin yung ating asawa, ang ating nanay, para sana nakatulong naman tayo kahit paano. Hindi lang yung kain tulog lang tayo kagawa natin, kinatawag lang tayo kumain. So share ko lang po sa inyo, wala nga masama kung tayo po ay magulas ng parating sabay nila na gawain mga babae lang to. Pero hindi po nasusukat doon ng toong pagkalalaki ng tao sa paghugas ng plato at ay paglalaba. So guys, madali lang naman to eh. So, hindi naman tayo abuti ng gabi at gawin natin itong paghugas ng plato. So, guys, alam nyo na masarap tumulong, ano? Lalo wala tayong ginagawa sa ng bahay. Ilan yung pa-tiktok lang tayo, panag-panag tayo ng TV. So, galaw-galaw-gaw din pag may time, no? Guys. So, alam ko na mo na tayo po ay nababagok na sa loob ng bahay dahil sa kwaran natin na to. Sana malimpasan din natin, no? Sana hindi na extra ng ating pulo. Quarantine natin, sarong quarantine natin kasi nakasar na rin, kating-kating na mga natin lumabas. So, minsan, naiisip tayo kung ano ang ginagawa natin sa loob ng bahay para magpangulitin tayo. Andyan, minsan kumakanta, minsan nakakiuso na rin sa uso. Nakikipag-tik-tik-tok-tik-tok na rin, nakikipaglaro tayo sa mga bata, sa mga anak natin. Isip lang natin gawin, ha? Ang palipas oras. So, alam mo natin guys na ito sa loob ng bahay, gawin natin yung para family bonding din natin. Alam ko dyan na yung mga lalaki gusto na rin maglaro basketball, anong mga wanyan, pupunta-punta ko sa ibang lugar, mag-mall. Pag-ilibangan ko umaga, buwas ng plato, exercise, jogging, di-stretching na lang para mawalan lang yung ating lungkot, malipsan ng ating lungkot sa ating loob ng bahay, no? Nakakabagot kasi. So, mamaya, mag-uuto rin tayo ng almusal. Tayo ng tuyo, kamatis, sa itlog. At tayo po ay sadyang tigasin ngayon sa araw na to. So, naisip natin din. Lalo na sa panahon po ng epidemya na to. Nalalampasan din natin to guys. So, tsaga-tsaga lang. Tayo mag-isip ng ano-ano. Alam ko po na pagsubok lang to. Maswerte pa rin tayo at paano ay may pagkain pa rin tayo na kain sa araw-araw. So, tayo po ay napapasalamat sa biyaya ng Diyos. Yan. So, malapit na ako matapos. Nasa baso na ako. So, isipin natin guys, no? Ay pwedeng tumulong. Malaki, ipagpaliban pa lang. Sabihin na natin, sige, gawin ko lang. Kasi minsan, pag inutusan tayo, nagdadabog pa tayo. Ha? Nagdadabog tayo dahil tinatamad ka. Dahil ayaw mong mautusan. Ha? So, minsan, pag may kapalit yung lalaki na bunso,
siya inuutusan mo, no? Minsan kukutungan mo pa para siya lang yung mautusan. Pero kung ganun mangyayari at wala kang mamautusan, ikaw nang inaasahan sa loob ng bahay, lalo na kung bagong asawa ka, tapos ang asawa mo pa, bagong panganak, naku po, obligado ka talaga na gawin ito. So guys, no? So isa lang masasabi ko lang na gawin ng lalaki. Hindi po gawain ng babae lang to. Gawain din ng mga lalaki to. Kaya dito naman nalaman ng tibay na loob ng lalaki. Ha? Kaya shout out po sa mga masipag na tatay dyan. Ha? Outdoor na laging tumutulong sa kanilang mga asawa. Saludo po ako sa inyo lahat. Isana po ako dun. Kahit sabihin po nila na may haka-haka na si Ander. Hindi po si Ander yan. So tayo lang po mga lalaki ay tumutulong lang sa ating mahal na asawa. Lalong-lalo na po tayo ay nahaharap sa ganitong crisis. So wala namang masama, no? Gawin natin 'to. Kaya guys, na tulungan po natin ating mga magulang, ating asawa, kahit nasa loob ng bahay, ha? Kahit pa paano nakakatulong po tayo. Huwag tayong magtigas-tigasan pa. Para sa mga lalaki dyan, minsan, nagpapakitang gilas pa, no? Para sa kasi may hiningan kapalit. Huwag po tayong ganun. Ha? So, magkusa na lang tayo. Huwag na tayo, dating-dating pa sa punto na mag-aaway pa kayo dahil sa mga gawaing bahay. Huwag po yun. So, ayan. Tapos na akong magsabon. Magbabal lang na tayo. Guys. Alam ko po na medyo masakit sa looban. Sa magdating pa na utosan tayo. Gusto natin sa labas pinapapawisan, sabihin natin na trabaho lang ng mga babae ito. Hindi ko sabihin. So tayo po ay magkusa na, iwas natin. Kasi may bisita po tayo. Okay lang. Araw-araw may bisita. Minsan, isip natin na tumulong kahit paano sa mga paraan. Parang pasal na natin. Pwede rin gawing exercise to guys, no? Huwag tayo mahiya. Gawin ko natin ito. So guys, pag nag-uwas po kayo ng plato, kung po pwede ay pwedeng gawin natin 3-4 na balnaw. Kasi sa panahon po kayo, napakahirap. Hindi natin alak po na makarami pong mga sakit na gumataa na nagsilabasan, no? Ano masakit dyan, ha? Tulad yan, NCOV yan, nakukuha po sa transfer po sa laway ng tao. Tapos nahawakan po natin, ha? Na hindi po natin nakikita. Ito, masaklap po dito, guys. Hindi natin alam, hindi natin nakikita yung kalaban natin. Kaya, mahirap na. Traitor po ito, guys. Buti kung pigsa lang yan, nakikita natin. Alam natin kung anong gamot ilalagay natin. Kung ikaparos natin. So, sa ganitong paraan, ikita niyo naman guys, no, na kailangan balawan maigi ang ating mga pinagbawal na plato, mga baso, kasi napakahirap. Napakahirap po magkasakit sa kamay ngayon. Kung magkasakit po tayo, naku, kung masaklap po dyan, hindi na tayo makikita ng ating mga pamilya. Wala na pupunta sa iyo. Wala nang dadalo sa'yo. Pag mamatay ka,
nakakalungkot. Bakit? Kasi wala nang dadalo sa'yo pag namatay ka. Tatapong ka na lang, o di-trainate ka na lang yung bangkay mo. Napakahirap. So, kailangan tayo mag-ingat lagi. Huwag tayong padalos-dalos. Huwag tayong matigas ang ulo. Kasi sa NCOV ngayon, napakahirap na parang transferable ng sakit. Kaya tayo guys, doble ingat na tayo. Kahit di doble ingat, dapat gawin natin triple. So, 1,000,000 na ingat. Para sa lang guys, lagi tayo safe. Mahirap yung matigas ang ulo po natin, ang magsasuffer po, pamilya po natin. Ha? Yung mga lagi lumalabas po dyan, yung matigas ang ulo. Ganga nila, wala din sila makain. Ha? Anong nagawin mo pag ganun? Pag maalam mo ganun, hindi na maagad tayo mamamatay. So, meron din tutulong sa inyo dyan. Kaysa isipin mo na lumabas ka nga, nagbumiyahe ka, namasada ka nga, pero may daladala ka na palang virus o carrier ka na ng virus, magsasuffer yung pamilya mo. Pag magsuffer ang pamilya mo, lahat damay-damay po yan. Mas sakit po sa ulo. Ha? So, stay at home guys. Alam ko na mapapagpapit tayo sa ating mga bahay-bahay. Tiis na lang po ito guys, hindi naman siguro bukod tayo magsasuffer na ganito. At alam ko may awa guys, tayo maalam pa sa hindi natin lahat po. Sa panahon po natin, napakahirap po guys. Kaya makinig po tayo sa mga nahagda, sa mga inahukulan. Huwag tayo matigas ang ulo. Kasi alam ko natin yan. Matigas ang ulo ng mga Pilipino. Nakita mo, lumolobo na po yung kaso ng COVID dito sa Pilipinas. Bakit? Kasi napakatigas ang ulo ng tao. Kaya, masakit mang isipin, no? Ay mga Pilipino, sobrang test. Binabaliwan na natin yung sakit na NCOV, no? Masaklab dito, sinasabi ko kanina, na hindi natin alam na hindi natin nakikita ang kalaban natin. Napakahirap. Trader po to guys, no? Hindi po basta-basta ang kalaban natin. Eh minsan, naisip natin, pag nagkasipan na tayo, baka isip natin, NCOV na. So, napapansin nyo guys, no? Pagka ganun nangyayari, huwag tayo mabahala. Ha? Huwag tayo mabahala. Kasi minsan, yun pala, naubo ka lang, ha? Natatakot yung mga tao sa'yo. So, pwede pong sabihin natin nagkasipon ka. Ha? So, madali lang po yun. Madali lang pong gawin paraan yan. Uminom ka na lang ng maligam-ligam na tubig. Kasi maligam-ligam na tubig, naibsan niya yun po yung pagkaubo natin. Kasi nangangati niya ang lamunan natin. Pag nangangati niya ang lamunan mo, siyempre, ang susunod dyan, umubo na. Pag umubo ka na, dire-diretso na yan. Dire-diretso na. Huwag tayo matigas ang ulo. So, ako nga, kahit pinapagalian na tayo, diyan pa rin yung re-respeto mo yung desisyon. Kasi, malay natin. Dahil sa katakasan ng ulo natin, carrier na pala tayo sa'yo. So, ingat lang po tayo guys. Napakahirap. Sa front po ngayon, sa parang crisis na ito, kailangan natin Tulong. Wala lang makakatulong sa sarili mo, kundi ikaw mismo, pamilya mo. Ito matigas ang ulo mo, baka bukas, wala na. Pagpipesta ka na lang ng ulo. So isipin lang natin guys, na kung ano ang maganda gawin, magandang gawin sa loob ng bahay, makinig ka ng balita, manood ka ng TV. Kasi ito ay makakatulong sa atin eh. Ang matigas ang ulo natin. Kasi minsan, sobrang tigas ang ulo natin. Ha? Wala yan. Ha?
Kala natin siguro, alam na natin lahat. Yung mga doktor niya, no? Mga doktor, sila na po yung nandiyan sa hospital. Tinatamaan. Huh? Tayo pa kaya na wala tayong alam sa mga ganitong tinuloy ng sakit. Huwag tayo mag-check ng ano-ano, no? Kasi naka-invest na gumaling tayo, mas lalong lalala pang sakit natin. So, ang masasabi ko lang, guys, makinig, ha? Magsaliksik, mas marami kang nalalaman na sources. Mas importante ito, kasi mas marami ang lamang ang nakakaalam. Marami ko na sa akin nila. So, guys, so, tapos na po ako. So, isipin na lang po natin, guys, no? Yan, yung mga ginagawa po natin. Stay at home, always safe. Kailangan po natin mag-ingat lagi. Kasi napakahirap po ng panahon po natin. Traitor ang kalaban po natin. Maraming salamat po sa pakikinig. At sinamahan niyo po ako sa paglilis ng plato, paghugas ng plato. Ayan. Tapos na ako. Ayan, magluluto naman tayo. Ayan. Okay, salamat. So, hanggang sa ulit. At subscribe my channel, Peter po, Talusig. Salamat po and magandang umaga po. Stay safe at home.